Sabik na si Eman na makita ang volleyball court habang si Peter gusto na muling maisuot ang running shoes. Pareho silang atleta ng UAAP na nabakunahan sa tanggapan ng CHED sa Quezon City. Ngayon nagsimula na ang vaccination para sa student athletes. Bukod sa proteksyon, hatid din ng mga bakuna ang pag-asa para sa student athletes na muli na silang makakapag-ensayo at maglaro matapos matigil mula pa March 2020 dahil sa pandemya. Palaro na po sana kami ng UAP sa track and field. Nagkaroon ng pandemic, na-cancel nang na-cancel hanggang sa up to now, hindi na po makakapaglaro pa. I feel more protected po than I ever feel po. Feeling ko po, meron ng chance na makabalik since bakunado na po. Our projection is to return to competition by mid-February 2022. Our hope is that the approval for return to training would be soon, so that we can get them into the bubble and start training by November 1. We have about 3.5 months for them to train, to get back into competition shape, to be able to start by mid-Feb. Yung volleyball naman, ang target namin doon is about after Holy Week. The bottom line is, we must vaccinate the student athletes and the rest of the education stakeholders. Yun ang non-negotiable. Mahigit 200 UP Diliman students din na nakatanggap ng vaccines ngayong araw sa College of Human Kinetics Gym na bukas para sa mga walk-in na estudyante. I want to get back to the face-to-face classes so that we can fully experience what our courses have to offer, lalo na po yung mga on-hand laboratory experiences namin. Not only living in NCR but also in the sa mga karating region po natin. So pumunta po sila sa UP Diliman so that they can have the vaccine. Ayon sa National Task Force Against COVID-19, prioridad talaga na mabakunahan na ang mga nasa education sector. Sa ngayon, meron pa tayong inaasahan this coming October na 13,563,540. Kapag napataas ang vaccination rate at napababa ang COVID incidence sa mga paaralan at lokasyon ng mga ito, posibleng payagan ng mga paaralang buksan ang limited face-to-face classes sa lahat ng degree programs. Ayon sa CHED, mahalaga ring ayusin ang mga pasilidad ng mga eskwelahan para sa mas mabilis na inspeksyon at approval ng mga ito. Ara Perez, ABS-CBN News.